What's up mga kapaiters? Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel for today's video. Update lang tayo sa ating ginagawa dito sa construction, yung mga accomplishment na natapos na namin. At sa ngayon, naghukay naman kami doon banda sa likod ng para sa pondisyon natin. Tara, sama-sama tayo mga kapaiters. Yon mga kapaiters, kung makita natin, nagtambak na ang ating mga materialis dito. Palatandaan yan na patapos na ang ating ginagawa dito. Dahil binabaklas na natin yung ating mga scaffolding, mga forma. Yan, dito ko yan pinatambak dahil madali lang itong ikarga pag i-fall out na natin yan. Kasi patapos na itong ating ginagawa mga kapaiters. Ito yung mga accomplishment namin tapos yan. Ito yung aming ginagawa. Tapos na yung structural niyan. Pero may mirror pa yan doon sa likod. Punta tayo doon at saka naghukay ng para sa foundation. Yan yung ating mga clamp. Daming clamp natin. Punta tayo dito sa likod. Fighters. Itong mga preparation natin sa kabilyada para yan doon sa likod dahil may gagawin pa kami doon. Preparation dito naman sa gilid. Tapos na namin pagbuhos yung mga pedestal. Kibali, apat na pedestal dito. Ito yung ating mga foundation mga kapaiters. Yan. Saka dito, may bubuhosan kami mamaya. Dalawang pedestal. Yan yung ginagawa nila, yung dalawang pedestal pinupormahan para mabuhusan mamaya. Saka dito. Para yan sa conveyor mga kapaiters. Bali dito, na-clearing na namin. Doon na banda, yan, may hinuhukay kami dyan para sa atong foundation dahil may gagawin pa kami dyan. Kibali yun yung natapos namin. Structural lang yan mga kapaiters, kulang dyan bubong. At bago namin bubugan yan, kailangang i-install muna yung conveyor kasi sa gitna ng building na yan, may conveyor pa yan dahil batching plant yung aming ginagawa dito. Yan yung mga pedestal, mga conveyor yan may lagay, yung mababa, yung mataas yun yung tungtungan sa mga silo, mga tower. Punta yan dito, yan conveyor yan. Tapos ayan, yun na lang yung gagawin namin dyan banda. Ibali malaki-laki pa yan mga kapaiters. 22 meters pa yung haba niyan. Maghukay pa kami. Problema kami, daming tubig. Ating tingnan. Hindi makabakho dahil ang daming tubig yan. Nag-order ko usa ka kuan? Usa ka pam? Dili kaya sa usa ay kusugayo ang tubig. Ihatod doon. Dala dyan na hos. Yan, ito yung problema ko mga kapaiters. Dahil malakas ang agos ng tubig dito. Dahil sabi nila nung una daw dito isapa to, tapos tinambaka nila. Ngayon makita naman natin yung mga tambak. Puro buhangin. Pag lalima na namin, malaglag yung sa gilid. Yan, hindi makakabakho kasi hindi mapantay yung lupa sa ilalim pag maraming tubig. Ayan. Ibali ang lalim nito galing dyan sa ating flooring. Kalsada kasi yan. 7 meters.
lalong lalim sa ating kondisyon dahil may mga retaining wall pa kami dito paikot. Katulad lang sa porma niya, no? Pero mas maliit ito. Tapos 6 meters yung lapad niya, yung haba niya, 22 meters.